Magandang umaga, guys. Nandito pa po ngayon sa dagat. So, ang babahagi ko po sa inyo ngayon ay ang paano mag-capture or tutorial ng panorama effect. So, babahagi ko po sa inyo ang proseso paano mag-capture ng panorama effect. So, sa cellphone guys or mobiles, depende po sa setting natin. So, yung sa akin, ginagamit ko po ay yung Huawei Y6. At dito, ibabahagi ko po sa inyo ang mga effect niya. Pero since yung tutorial natin ngayon ay paano mag-capture ng panorama effect, so doon lang po tayo mag-focus para hindi naman tayo malito. Simulan na po natin paano po mag-capture ng panorama effect sa inyong cellphone. So dito po sa akin, since I'm using Huawei Y6 mobile device at is natin sponsored ng Huawei. So punta po tayo sa settings. Dito po sa akin, mapapansin nyo o makikita po ninyo, marami po siyang settings. Pero ang tutorial po natin ay panorama. So dito lang po tayo guys mag-focus para hindi po tayo malito. So pindutin na po natin yung panorama. Yan. So dito guys, mayroon po siyang instruction sa taas. So pindutin po natin yung shutter. At saka i-move po natin yung ating camera galing sa kaliwa papuntang kanan dahan-dahan. So hindi po siya pwede mabilis kasi ang mangyayari, magkuputol-putol po siya yung image natin na maka-capture sa panorama. So mas maganda, sundan po natin yung linya na nagsasabi na kung saan kung susunod po natin, ito po yung tamang proseso. So kapag hindi po natin nasunod yung image o yung linya, magpuputol-putol po yung image natin. So pwede pong ibahagi ko sa inyo kung anong mangyayari pagputol-putol at yung tamang proseso sa pag-capture ng panorama. So mabilisan lang po sa pag-capture ng panorama na hindi natin masunod-sunod. Tapos yung tamang proseso naman. Okay guys, simulan po natin. So ayun guys, processing na po siya yung pag-capture natin kanina ng panorama. So tingnan po natin kung ano yung magiging resulta dito sa ating kinapture na hindi tama yung proseso. So dyan pa lang guys, makikita nyo na meron na siyang putol-putol. So ito siya banda guys, so tingnan nyo. Putol po siya, so hindi po siya tama. Tapos yun po, so yun po yung part na hindi po siya tama. So ngayon, mag-capture naman po tayo yung tamang proseso. So susundan po natin yung linya para tama po yung pag-capture niya. So siguro hindi man to magiging perfecto na pag-capture ko. Basta sundan lang natin guys yung linya para makuha yung panorama effect. Simulan na po natin.
So ayan guys, processing na po siya yung pag-capture natin ng panorama effect. So tingnan po natin kung ano yung resulta. Na guys, walang putol-putol sa ating pag-capture dito. So yun guys, ang nakuha po natin ng tamang proseso ang pag-capture ng panorama effect. So maganda po siya. So yun guys, so sa panorama effect kailangan lang po natin sundin yung linya para makakuha po tayo ng tamang proseso o output sa ating photo. So sana guys, sa tutorial na ito meron pa po yung natutunan paano mag-capture ng panorama effect sa inyong mobile phone. So sana mayroon pa akong naibagi sa inyo na natutunan po ninyo ng aral ngayon. So kung mayroon po kayong mga tanong o katanungan, comment down below sa aking video at para makapag-share po ako sa inyo kung paano po yung proseso sa panorama effect sa mga mobile device po ninyo or mobile phones po ninyo. So yun lang po guys sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsusubaybay ng aking video at maraming salamat po sa aking mga taga-suporta o subscriber at magandang umaga po sa inyong lahat.